ngayon this is the that's why I'm so humbled also to share. Kasi I'm so blessed ba na ayoko ipagkait yun. Maraming mga tanong minsan, alam mo pag kami, bago ka mag-umpisa, the level of apprehensions, grabe, halos stress yan, halos hindi ka maka, I know the experience. So I'm just happy to share with them yung mga experiences ko. First, finances, syempre, di ba? Tapos sunod yan yung they're confused on what business to put up. Kasi mag-uumpisa ka, wala talaga sila. And then, initially, sabi nila na pareho silang employed. Mga ganun na ano. Sabi ko, mas maganda yung ganun eh. Kasi lumalabas yung sit. Ano nga eh, pwede ko ikwento yung mga hindi ka pwede mag-decide lang because ganito lang, isang tanong, isang ano. You really have to know the setup, the real score, what's happening, kung ano yung background, ano yung story behind. So before ka maka-decide. Mga simple yung mga ano, closing of shops, mga ganon, what to, ano yung, what business to put up. Yung mga ganon, maraming ka dapat i-consider. Alam mo ano, perseverance talaga, do not stop. Kasi pag huminto ka, palo ka. Saka, ano yun lang yung you have to innovate. You know when to stop and then when to start a new one. Kasi pag nag-stop ka, talo ka. You know what, nung pag-umpisa ko, I started going to Franchise Expo. May bit ako niya na bag. And then I end up bringing all the ano, yung mga flyers nila. Do not be scared. Initially talaga nakakatakot. But if you stop, talo ka. So, And you know, that's why I'm advocating for this and even the president. Compared to you are employed and you have a business of your own, you improve the family financial capacity or ano ng family mo. And then besides that, nakakatulong ka sa kapwa mo, you get to employ people and then provide, bayad ka ng taxes mo sa government. So, the you know, it's a collaboration really between the government and business sector. Watch out for the next Mentor Me on Wheels.